Okay, magandang baga po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon dahil hindi naman po tayo masyadong nahirapan sa adjustment. Sa unang linggo po na nilista na po natin yung dating building po natin. At salamat sa Panginoon dahil ang church po ay hindi po building, kundi ang church po ay mga tao ng Diyos na niligtas niya sa pamamagitan ng kanyang awa. Medyo ma-echo ang ating boses, pero naniniwala po tayo na kayang ma-overlook yan or kayang ma-ignore dahil makapangyarihan po ang salita ng ating Panginoon. Pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral on the basic disciplines of the Christian life. And inumpisahan po natin ang series na ito sa unang topic natin, which is how to hear sermon. Kung naalala po ninyo ang ating pag-aaral last Sunday, how to hear sermon. At hinati po natin ito sa tatlo: before sermon, during sermon, and after sermon. Natapos na po natin last Sunday yung before sermon. Ano ang kinakailangan nating gawin bago tayo makinig ng sermon? At meron pong tatlong bagay, if you can remember. Ano po yung una? Pray diligently. So ipag-pray natin within the week ang pagkilos ng Panginoon sa ating misis, sa ating mga anak, sa ating family members, at maging sa ating mga bisita. And that means tayo po ay maghikayat ng mga kaluluwa na madala sa paanan ng ating Panginoon. We have so many things to pray for pertaining to the listening of sermon. Pangalawa is practical preparation. Salamat sa Panginoon dahil na-apply natin ngayong umaga nito. Na late lang po tayo ng kaunti, hindi dahil late ang pagpunta ninyo dito sa mas malayong lugar, kundi dahil meron po tayong issue sa technology. So yun po ang ating adjustment. Practical preparation. Saturday pa lang ng buong araw, pinaghahandaan na po natin practically ang mga dadalhin natin kinaumagahan para hindi po tayo mangangapa sa oras. Hindi tayo magpuyat Saturday ng gabi para sa Sunday ng umaga ay talagang sarili na lang natin ang ating ihahanda para sa pakikinig ng sermon. So sana po ay nangusap po yun sa bawat isa. Naniniwala po tayo na talagang nangusap yun. And dahil nakikita po natin ang bunga ngayong umagang ito. At pangatlo is sincere repentance. Talagang ipag-pray po natin. Mga kasalanan po natin na nagawa, pagsisihan po natin dahil ang sinasabi po ng salita ng Panginoon sa Peter, nahahadlangan ang ating prayer kung meron tayong kasalanang kinikimkim sa ating puso. Ngayon sa umagang ito ay nandito na po tayo sa pangalawang portion kung papaano makinig ng sermon. Tapos na po tayo sa before sermon, ngayon nandito na po tayo sa during sermon. During sermon. Ano po ang kinakailangang i-observe po natin habang nakikinig ng sermon? Well, meron pong tatlong bagay din. Una, listen aggressively. At ang pinaka-keyword nito is yung salitang aggressive. Aggressive listening, mga kapatid, mga kaibigan. Ang ibig pong sabihin nito, ang pakikinig po ng sermon ay hindi po siya passive discipline. Kinakailangang mag-participate tayo. Buong puso at kaluluwa natin, kinakailangang ituon po natin ang ating atensyon sa pakikinig ng salita ng Diyos. At dito po nagkakamali ang maraming Christian sapagkat iniisip po nila na ang pakikinig ng sermon ay parang panunood ng movie. Ano ba ang nangyayari sa panunood ng pelikula? When a person watches movie or nanonood ng TV, hindi naman kailangang mag-engage ang kanyang mind or makipagbakbakan sa mga ideas. And in many, kung hindi man most cases, we don't even have to think when we watch films and movies. Pero ang, kasi provided everything visuals, hindi na kailangang engage natin ang ating thought. We just have to be entertained. Pero ang pakikinig po ng sermon, opposite po sa pakikinig ng panunood ng pelikula na passive tayo. Ang pakikinig po ng sermon,
kinakailangan po ang mental, intellectual na pawis, mga kapatid, mga kaibigan. It demands effort and work. Kaya napaka-faulty po ang pananaw sa worship na ginagawa ng preacher ang lahat ng kanyang makakaya. The preacher does all of the work and then the hearers, they are just sitting back, relaxing, and enjoying. Napaka-faulty po na view of worship yan. Now, naririnig ba ninyo sa maraming pagkakataon na sinasabi po ng isang worshiper na parang wala akong masyadong na-gets sa sermon kanina. Parang wala akong masyadong naintindihan. Parang wala akong masyadong nakuha. Well, ang tanong po dyan, mga kapatid, mga kaibigan, how much effort did you put into it? How much effort did you put into the hearing of the Word of God? Saan ba natin nakukuha yung idea na pwede nating maangkin ang isang bagay for free? Saan ba natin nakuha ang idea na pwede nating matanggap ang blessing or maangkin ang isang bagay for free? Hindi po ganyan, mga kapatid, mga kaibigan. There is a true sense in which we get from the sermon only what is put into it. Ang ibig sabihin, kinakailangang alalahanin po natin na ang pakikinig po ng sermon ay isang kabahagi din ng worship as much as preaching, praying, and singing. Nakikita po natin sa New Covenant, sino ba ang priests sa Bagong Tipan? Of course, we have the Great High Priest, ang ating Panginoong Hesukristo. But what are we in the New Covenant? We are priests. At ano po ang ating iniaalay sa Panginoon? Hebrews chapter 10, verse 15. Iniaalay po natin ang sacrifice of praise to God. Now, anong uring sacrifice ang ating iaalay sa Panginoon? Matamlay na sacrifice? Lame? Blemished sacrifice? Hindi po ganyan. Luke chapter 19, verse 47 to 48. And I want help. Wala po tayong Bible dito. Luke chapter 19, verse 47 and 48. Ang sinasabi po dito sa English, and he was teaching daily in the temple. Si Jesus daw ang nagtuturo daily in the temple. But the chief priests, the scribes, and the leaders of the people sought to destroy him. So habang ang ating Panginoon ay nangangaral araw-araw sa temple, ang mga leaders gusto siyang puksain and were unable to do anything. Wala silang magagawa. Bakit? Ang sabi po dito, for all the people were very attentive to hear him. Bakit wala silang magagawa upang i-destroy ang ating Panginoon? For all the people were very attentive to hear him. Yung salitang Griego na translate bilang attentive, it means to hang upon. So hang upon, mga kapatid, mga kaibigan. It refers to the closest possible connection between the hearer and the speaker. Kumbaga, nag-hang upon ang audience or ang hearers sa speaker. It refers to the closest connection between the hearer and the speaker. In other words, they were hanging upon every word na lumabas sa bibig ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin noon, they were listening with an aggressive attentiveness. They were listening with an aggressive attentiveness. So yun po ang una nating isaalang-alang. When we hear sermon, during sermon, we have to listen aggressively. Now, meron pong few helps na isasuggest po natin dito upang ang ating pakikinig ng sermon ay masasabi nating aggressive. Una, bago tayo umupo sa pakikinig ng sermon, i-condition natin ang ating mind na ito po ay isang giyera. Ito po ay isang battle. In coming to the ministry of the Word of God, tayo po ay pumupunta sa isang giyera, sa isang battle, mga kapatid, mga kaibigan. Pakinggan po natin si Thomas Watson. Familiar po siya, si Thomas Watson, sa atin.
Ang sabi po ni Thomas Watson, and I quote, "The devil is not one who refuses to come to church." Akala ninyo si Satanas ay hindi pumapasok sa church? Talagang pumapasok si Satanas sa church. Ang sabi ni Thomas Watson, "He attends but not with any good intent." Umaattend si Satanas ng worship service pero hindi tama ang kanyang intention. "He takes away the word from men." Umaattend si Satanas upang agawin ang salita ng Diyos mula sa puso at isipan ng mga tao. "How many have been robbed of the sermon and their souls both at once?" Sabi ni Thomas Watson, ilan na kaya ang nabiktima ni Satanas sa kanyang pag-join ng worship service? So saan ba natin nakukuha yung notion na takot si Satanas na pumasok sa loob ng church? Pumapasok po siya, but not with good intention. Pumapasok siya upang agawin ang salita ng Panginoon mula sa puso at isipan ng mga tao. Because the enemies of our souls know the potential good. Alam po ni Satanas at ng kanyang mga cohorts ang potential good na ating matatamo mula sa pakikinig ng sermon, kaya nile-level nila ang kanilang baril sa ating puso at kaluluwa bago pa man tayo umupo upang makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Binabaril na tayo ni Satanas. Nai-stress tayo sa paghahanda palang papunta dito sa church. Kahit pagdating na dito sa church, ang dami-daming mga pumapasok na mga alalahanin sa buhay. Nakuha po natin upang tayo ay magambala sa pakikinig ng salita ng Diyos. But we have to engage in spiritual warfare during sermon, mga kapatid, mga kaibigan. Listen aggressively. Hindi ito passive listening, but this is an active listening. Now, pangalawang suggestion or tip upang makapakinig tayo aggressively, pangalawa, deflect distractions. Kinakailangang mga distractions ay ating iwaksi. Pag ang isipan na gumagala ay nag-i-strike, kinakailangang alisin kaagad. We must dismiss any wayward thought with quickness, with swiftness. And then of course, pangatlo, cry out to God. Ngayon, habang nakikinig po tayo ng sermon, tayo ay tatawag sa Panginoon upang hindi mahadlangan ang ating pakikinig maging sa mga oras na ito. So, yun po ang unang isaalang-alang natin during sermon. Una, listen aggressively. Pangalawa, listen reverently. Makinig tayo na merong reverence, merong paggalang sa ating puso. Dapat tayo na lumapit sa salita ng Diyos bilang mga munting bata na nakikinig sa mga matatanda o nakikinig sa ating mga magulang. Ang salita ng Diyos ang hahatol sa atin. Hindi po tayo ang hahatol sa salita ng Diyos. Maraming mga tao na pumupunta sa sermon hindi upang tumanggap ng pangungusap mula sa Diyos, hindi upang tumanggap ng paghahatol mula sa Diyos, pumupunta sila sa sermon, sila ang nagiging judge. Ah, mali yung preacher. Ah, ganito. Ah, mali yung pagpapaliwanag. So, nagiging critic. Hindi talaga yung attitude na ano ang pangungusap ng Panginoon sa akin. Hindi tayo umuupo dito bilang mga judge, kundi ang salita ng Panginoon ang mag-judge po sa atin. So merong dalawang suggestion na makakatulong sa atin para po tayo ay makapakinig ng may reverence sa ating puso. Unang-una, kinakailangang tandaan po natin o alalahanin natin ang katangian ng salita ng Diyos. Ano po ang katangian ng salita ng Diyos? Ito po ay hininga ng Diyos. This is God-breathed revelation. Tayo ay lumalapit sa salita mismo ng Diyos. Hindi po tayo nakikinig ng opinion ng tao. Hindi tayo nakikinig ng mere opinions of men. Hindi po tayo pumupunta dito upang makinig ng mabulaklaking pananalita ng sino mang makata or orator dito sa ating lugar. No.
tayo po ay nandirito upang umupo sa paanan ng ating Diyos, the God of Israel, the God who created the heavens and the earth. We have come to assemble before the God of heaven and earth. So kinakailangang tandaan po natin ang nature ng salita na ating napakikinggan. 1 Timothy chapter 2 verse 13. Anong sinasabi ng unang Timoteo chapter 2 verse 13? At basahin po natin sa Tagalog. Sabi po dito, sapagkat si Adan, Second Timothy chapter 2 verse 13 yata ito. Second Timothy chapter 2, sana po ay hindi. Okay, typographical error. First Thessalonians chapter 2 verse 13. Bakit Thessalonians ang nasa note ko tapos Timothy ang nabasa ko? First Thessalonians chapter 2 verse 13. Ang sabi po dito, 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Anong sinasabi dito patungkol sa Word of God? At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. So what is the nature of the word heard? Its very nature is that it is the Word of God. In English, for this reason, we also thank God without ceasing because when you received the Word of God which you heard from us, you welcomed it not as the Word of men, but as it is in truth, the Word of God, which also effectively works in you who believe. Now, kinakailangang aminin din natin na noong kapanahunan na nangaral po ang mga apostoles, it was in a unique sense, the Word of God. Yung lumalabas sa word ni Apostle Paul, ni Apostle Peter, kasi yun po ang pangako ng Panginoon sa kanila bilang mga apostol. The Holy Spirit will lead you into all truth. Yun ang pangako ng Panginoon po sa kanila. Pero hindi po natin maaring i-overly clarify sapagkat kung ang tao, katulad ng mga pastors, preachers, na tinawag ng ating Diyos, sila po ay tumatayo sa pulpito, sa harapan ng mga tao at sila po ay namamagitan sa ating Panginoon. They speak the very words of God to men. The preacher speaks in the stead of God as much as if Christ himself stood in the pulpit. Yun po ang calling na tinanggap ng mga mangangaral ng salita ng Panginoon. Now, hindi po ibig sabihin na blind listeners tayo, na lahat ng sinasabi ng pastor ay paniwalaan po natin. That's why we have an open Bible. Because the ultimate authority that would validate the words that come out of the pastor's mouth is the Word of God, the Bible. Pero sa ating pakikinig sa ipinangaral ng pastor, para tayong mga munting bata na eager na pakinggan ang boses ng ating Diyos Ama sa ipinapangaral ng pastor. Thomas Watson, once again. Ang sabi po ni Thomas Watson, if a judge gives a charge upon the bench, kung ang judge ay magpo-pronounce na ng kanyang charge, all listen. Judge na yun eh. Panoorin niyo yung palabas na Ghosts of Mississippi. Yung sa courtroom, title lang po yung Ghosts of Mississippi, pero hindi po yan horror movie. Yun po ay isang korte-korte, kaso-kaso. So, nung nagsalita na ang judge, lahat po ng mga tao ay nakikinig. Pati yung mga nakaabang doon sa labas ng mga Black Americans, talagang nakikinig sila sa pronouncement ng judge. If a judge gives a charge upon the bench, all listen. If a king speaks, all pay attention. When we come to the word, we should think within ourselves, we are to hear God in this preacher. Kinakailangang isa-isip po natin, nakikinig tayo sa Diyos sa pamamagitan ng preacher na ito.
Now another Thomas Watson yung kanina, ngayon Thomas Boston. Ang sabi niya, though the voice is on earth, the speaker is in heaven, and we should consider it so as to come to hear what God says to us. That's Thomas Boston. Pangalawang suggestion, upang tayo ay makapakinig na mayroong reverence sa ating puso, we must remember the ability of the word preached. Kinakailangang alalahanin natin ang abilidad ng salitang ipinangaral. Ano ba ang abilidad ng Word of God? It is able to make us wise unto salvation. Ano pa ang abilidad? Mas matalas pa kaysa espada na dalawang talim. Diba? Ano pa ang abilidad ng Word of God? And this is the confidence of all preacher. Jeremiah chapter 23. Ito ay parang maso na dumudurog at ito ay parang apoy na tumutupok. That's the ability of the Word of God. Ano pa? Hindi ito babalik sa ating Panginoon sa walang kabuluhan. And according to the text that we have just read, the Word of God is able to sanctify our souls. So ikaw ba, kaibigan or kapatid, ay nag-wrestle, nag-struggle laban sa isang lingering sin, lingering na kasalanan? Listen to the Word of God with all eagerness, expecting that the Word of God is able to sanctify your souls. The Word of God is able to sanctify your souls. James chapter 1 verse 21. James chapter 1 verse 21. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Please turn there. Santiago kapitulo 1 versikulo 21. Kaya't alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang nalalabing kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim, na may kapangyarihang magligtas ng inyong mga kaluluwa. Ano ang abilidad ng Word of God? Ito ay may kapangyarihang ano? Magligtas ng iyong kaluluwa. So, how are we to receive the Word of God? Sabi ni James, therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness. Ibig sabihin, and receive with meekness. Pakinggan natin ng may kaamuan ang salita ng Diyos. How are we to receive the Word of God? Receive with meekness the implanted Word. Ang image po dito ay isang binhi na itinanim sa ground. And pansinin natin, bakit natin tatanggapin ang salita ng Diyos na may kaamuan? Mag-extend tayo ng kaunti. Because, according to James, it is able to save our souls. That is, tanggapin natin ang Word of God as it is. That Word that is able to save your souls. Kaya mga kapatid, ang ating attitude sa ating paglapit sa salita ng Diyos ay parang mga pulubi. Yun dapat ang ating attitude. Mga pulubi na gutom at nangangailangan ng tinapay. Uupo tayo sa preaching bilang mga guilty sinners na nangangailangan po ng kapatawaran. Dahil lumalapit tayo sa salita ng Diyos na may kapangyarihan. Kapangyarihan na magligtas ng iyong kaluluwa. Kapangyarihan na mag-build up sa atin, mag-encourage sa atin. Kapangyarihan na magtuwid sa atin. At kapangyarihan na magpapabanal sa ating kaluluwa. David Clarkson. This is David Clarkson. Pakinggan po natin. The gospel, according as it is heard, is a great mercy or a great judgment. Ganun naman talaga ang gospel eh. It's either a great mercy or a great judgment. A blessing or a curse. Therefore, get reason to take heed. Kasi kung narinig mo ang gospel at binaliwala mo ito, ito ang batayan ng sumpa ng Diyos sa iyo. Pero kung ikaw ay nakinig ng gospel na may pagpapasakop sa puso mo, ito ang batayan ng blessing na ibubuhos ng Panginoon sa iyo. The abuse of the greatest mercy may curse it.
Kung ating inaabuso ang dakilang habag ng Diyos na binigay niya sa atin ang kaniyang salita, yun po ang sumpa na batayan para sa tao. And pangatlo, how to hear sermon during sermon, una, listen aggressively. Pangalawa, listen reverently. At pangatlo, listen believingly. Believingly. Ang ating puso ay handang manampalataya at magtiwala. Kinakailangang kung makikinig tayo believingly, dahil yan ang sinasabi ng salita ng Diyos, i-apply ko yan sa buhay ko. Mabisay yan. Dahil yan ang sinasabi ng salita ng Diyos, i-apply ko yan. Kung sabi ng salita ng Diyos, bless those who persecute you. At dahil yan ang sinabi ng salita ng Diyos, kahit pagtatawanan na ako ng mga tao, kahit anong pag-uusig nila sa akin at hindi ako gaganti, at i-bless ko pa sila at sasabihin nila that I am weak, I am timid, na hinahayaan lang na yurakan ang aking pagkatao. Now, dahil yan ang sinasabi ng salita ng Diyos, no matter what other people say, i-apply ko yan sa sarili ko dahil yan ay tapat at totoo. Yun ang ibig sabihin ng listen believingly. Bless those who persecute you and do not curse. Pray for those who insult you. Dahil yan ang sinasabi ng salita ng Diyos, gagawin ko yan. It must be beneficial to my soul. Yun ang ibig sabihin ng listen believingly. Taking the word of God as it is. Diba? Yun, may himno tayo na, 'tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word. Just to rest upon His promise. Just to know, thus says the Lord. Because thus says the Lord, ay talagang paniwalaan ko yan. Hebrews chapter 4, verse 2. Ang sabi dito, for indeed the gospel was preached to us as well as to them, but the word which they heard did not profit them. Bakit hindi sila nabiyayaan ng salita ng Diyos? The word that they heard did not profit them, not being mixed with faith. Hindi sila nanampalataya. Not being mixed with faith in those who heard it. And there is in a sense in which we need to expose our hearts to the preached word. Kinakailangang i-expose natin ang ating puso sa salita na naipangaral. Jeremiah Burroughs, ang sabi ni Jeremiah, as there must be attending to the word of God, so must there be an opening of the heart to receive what God speaks to you. Kaya lahat po ng banta, lahat ng exhortation, lahat ng rebuke, lahat ng pangako, kinakailangang tanggapin po natin sa ating puso. Just to take Him at His word. Just to rest upon His promise. Just to know, thus says the Lord. And finally, mula po kay George Swinock. Para po sa reference po natin, maaari po kayong humiling ng soft copy sa book ni George Swinock, one of the best books out there pagdating sa Means of Grace. So meron po tayong PDF. Pakiano na lang kay Brother Jeff dahil meron po siyang PDF. George Swinock, ang sabi po niya dito, when the glad tidings of peace are preached, let your heart leap with hope. Asahan mo talaga yan kung marinig mo yung pangako ng Diyos. When the law comes in like an acidic, eating out the festered flesh and corruption. When the threatenings like wine search the wound, and the promises like oil heal it, then it comes with authority and majesty. If search be made by a reproof for your beloved's sin, do not, like Rachel, hide it. Neither do you fret when your sore is touched or when your wound is touched, but hold your arm forth to that knife which should prick your vein and let out your bad blood. Be not angry when a prophet smites you in the name of the Lord. Believe it, he that hates your sin most loves you best. Napakaganda, no? Siya na namuhi ng husto
sa kasalanan mo, umiibig din sa iyo ng husto bilang kaniyang anak. So yun po ang pangalawang bahagi ng ating Sunday School, How to Hear Sermon. Papaano tayo makinig ng sermon? Before sermon, ano yung tatlo? Pray diligently, prepare practically, and repent sincerely. Pangalawa, during sermon, ano yung tatlong bagay? Listen aggressively, listen reverently, and listen believingly. Nawa ang banal na Espiritu ay tutulong sa atin upang ma-apply natin ito sa ating buhay, sa ating puso at isipan. And right after this, hinihiling po natin, baka naman ay pwedeng buhatin yung mga bench dyan sa likod. Baka naman i-move closer dito dahil nagkulang po ang ating upuan sa umagang ito. Praise God! Dahil dinala ng Panginoon ang lahat ng kaluluwa na pinili niya na makabenefit mula sa pakikinig ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyo dahil hindi ninyo kami pinabayaan. At ngayon ay napatunayan na ang iglesia ay hindi po building, kundi ang iglesia ay mga kaluluwa na handang tumugon sa inyong salita, handang makinig at handang tumalima, O Diyos. Hinihiling po namin na naway lumago kami sa pagiging kawangis ng aming Panginoong Hesukristo. At para sa mga kaibigan namin na wala pa kay Kristo, alam po din po namin na hindi sila makaka-relate sa aming pinag-aaralan. Makaka-relate lamang sila kung ang kanilang puso ay binago ninyo. Na dati, ang inyong mga tao, O Diyos, ay umiibig sa kasalanan at namumuhi sa kabanalan, pero ngayon ay baliktad. Umiibig sa kabanalan, hinahanap-hanap ang inyong salita at ang inyong presensya. At ang kasalanan ay kinamumuhian, iniiwasan, at kung kami ay mahulog sa kasalanan, iniiyakan namin ito ng husto at hindi mapakali ang aming kaluluwa hanggat kami ay manumbalik sa inyo. Palatandaan ang isang tunay na ligtas. Hinihiling po namin na ang katotohanan ito ay mag-hit sa mga kaibigan namin at bigyan ninyo sila ng pagnanais na maging ganito din. At alam po namin na ang nagbibigay lamang ng bagong puso ay wala ng iba kundi kayo. Let them come to you, O God, with humility in their hearts. Let them call upon your name, O Jesus Christ, for salvation. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.